Ilang minuto din silang nagtitiganang nilalang hanggang sa dumating ang puntong nasipat ni Pilipo ang iilan pa nitong mga kasama na mabilisang lumalapit sa kinaroroonan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, wala namang ginagawang kung anong bagay si Lolo Ruben. Ninais na lamang niya na pagmasda ng mga nilalang habang dahan-dahang nagsisibabaan na ang mga ito sa punong kanilang kinaroroonan. Paglapag ng mga ito sa harapan nila Lolo Ruben, agad naman nilang napansin ang pagbabago ng anyo ng isa sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambad sa kanilang mga mata ang orihinal na kaanyuan ng nilalang. Ano ang ginagawa ninyo sa aming teritoryo? Tanong nito. Nang marinig naman ni Lolo Ruben ang sinabi ng demonyo, napabuntong hininga na lamang siya habang sumasagot ng, "Ay, daraan lang kami rito. Wala kaming ibang gagawin. Pero ngayon nandito na lamang kayo. Hayaan yung isabay na namin kayo sa aming ginagawang paglilinis ni Pilipo. Diba, Pilipo?" Matapos nitong makapagsalita, agad namang napatras si Pilipo nang masipat niya ang pagsilitawan ng lahat ng kasangga ni Lolo Ruben. Maging ang Benim noon ay lumitaw na rin upang makiisa sa nalalapit na labanan. Matapos naman itong masilayan ng mga demonyo, agad namang nagsiatrasan ang mga ito upang mapaghandaan ang kanilang susunod na gagawin. Alam ni Lolo Ruben na walang inaatrasang laban ang mga kurkur, kung kaya't panatag siyang lalaban ang mga ito hanggang kamatayan. Maya-maya pa, bigla namang tumingin si Lolo Ruben kay Pilipo habang nagwiwika ng, "Pilipo, humanda ka. Makikipag-isa ka sa labanang ito." Nang marinig ni Pilipo ang sinabi ng antingyero, mabilisa naman niyang kinuha ang kanyang mutsa ng sinukuan upang maipamalas ang kanyang kahusayan. "Sige kuya, napapanahon na din siguro upang makita mo ang kakayahan ko." Sagot naman ni Pilipo. Nang marinig ni Lolo Ruben ang sinabi ni Pilipo, napangiti lang naman ito dahil ramdam na ramdam niya noon sa binata ang pag-aasam nitong makapagpakitang gilas sa labanan. Maya-maya pa, inutusan naman ni Lolo Ruben ang kanyang mga kasangga na palibutan ang mga nilalang upang masigurong hindi ito lalayo sa sakop niyang lugar. Bagaman may tiwala noon si Lolo Ruben kay Pilipo, hindi pa rin siya gaanong nagpapakakumpiyansa sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang mga demonyong kahaharapin ito. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na ngang lumapit si Pilipo sa mga demonyo. Kasama niya noon ang Benim na buong tapang namang naglalakad sa kanyang tabi. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng kanilang mga katunggali, agad namang binunot ng Benim ang kanyang sundang at kasabay nito ang pagsugod niya sa mga nilalang. Nang masipat naman ito ni Pilipo, mabilisan naman niyang tinawag ang karit na sinukuan habang patuloy na tumatakbo papalapit sa mga ito. Sa paglapit ni Pilipo sa isang kurkur, mabilisan naman niya itong hinataw ng kanyang karit ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman ng demonyo sa karit na yon, mabilisan naman itong sinalag ang pag-atake gamit-gamit ang kanyang mga malabakal na kuko. Nang masipat naman ni Pilipo ang ginawa nito, halos hindi siya noon makapaniwala sa kadahilan ng yon ang unang pagkakataon na merong nilalang na nagawang masalag ang talim ng sinukuan. Maya-maya pa, napangiti na lamang noon si Pilipo habang mabilisang dinudukot ang mutsa sa kanyang bulsa. Paghawak ni Pilipo sa kanyang karga, bigla namang tumilapo ng demonyo na parabang may kung anong puwersa ang sumapak sa kanya. Paglagapak nito sa malayong parte ng gubat,
mabilis na naman yung tumayo at bumalik sa kinaroroonan ni Pilipo. Paglapit sa kanya nito, agad naman siyang sinunggaban ng nilalang habang patuloy itong nagsisisigaw. Panay na din ang ginagawa nitong pagkalmot sa kanyang katawan na parabang nasisiraan na ito. Maya-maya pa, bigla namang napatigil ang kurkur nang maramdaman niya ang pagkaparalisa ng kanyang buong katawan. Malakas ka, demonyo, pero hindi ka nag-iisip. Wika ni Pilipo habang papahigpit ng papahigpit ang kanyang paghawak sa mutsa ng sinukuan. Halos hindi niya tinigilan noon ang nilalang hanggat hindi ito tuluyang nalalagutan ng hininga. Nang masipat naman siya ng isa pang kurkur na nasa paligid, mabilis na naman siya nitong sinunggaban sa pagbabakasakaling magagawa niya pang maisalba ang buhay ng kanyang kasama. Subalit hindi pa man siya noon nakakalapit kay Pilipo, bigla na lamang siyang natigilan nang maramdaman niya ang paglapit ng Benim at ang napakabilis nitong paghataw sa kanya ng sundang. Pagbagsak ng kurkur sa lupa, mabilis na namang nahati ang katawan nito na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang isa pa nitong kasama kung hindi ang umatras dahil sa takot. Hindi pa man ito nakakalayo sa lugar, nagawa naman itong madakip ng tikbalang sa tulong ng maharlikang engkanto. Ipinasa nila sa berdugo ang hatol para dito, para naman kahit papaano, hindi mabahira ng kasamaan ang kanilang mga palad. Pilipo, ayos ka lang ba? Bungad na wika ni Lolo Ruben paglapit niya sa binata. Ayos lang naman ako, kuya. Tunay nga talagang maaasahan ng Benim. Sagot naman ni Pilipo. Nang marinig ni Lolo Ruben ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang sumasakay sa kanilang kalabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila iniwan ang lugar na parabang walang nangyari. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, inilahad naman ni Lolo Ruben ang rason kung bakit niya hinayaan si Pilipo na kalabaning mag-isa ang mga demonyo. Ayon kay Lolo Ruben, ginawa niya ang bagay na yon para mas lalo pang mahasa ang karanasan ni Pilipo sa pakikipaglaban. Sinabay niya din kasi ang pagsasanay sa binata habang sila'y naglalakbay nang sa gayoy maging handa ito sa paghaharap sa salamangkero. Dagdag pa niya, hindi biro ang kanilang sinusoong nasigalot dahil puro mga halang ang kaluluwa ng mga demonyong makakaharap nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, hindi nila gaanong napansin na nakapasok na pala sila sa lupain ng Bagagining. Nang mapagtanto ni Lolo Ruben na nadapo na sila sa teritoryo ng mga demonyo, agad naman niyang ipinakalat ang kanyang mga kasanggang engkanto sa buong paligid. Malalayo ang agwat ng mga ito sa kanila upang magawa nilang malaman ng mas maaga ang mga panganib na darating. Ilang oras pa ang lumipas na pagpasyahan naman ng dalawa na tumigil na muna pansamantala. Malapit na din naman sila noon sa kasunod na baryo kung kaya't panatag naman silang makakakuha ng mga bagay na kanilang kinakailangan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, napagpasyahan na nga nila Lolo Ruben na umusad na papuntang baryo. Nakarating sila noon sa bayan ng Aroroy na kung saan hindi pa gaanong karamihan ng tao. Hindi naman sila gaanong nagtagal sa lugar na yon sa kadahilan ng malayo-layo pa ang lugar na kanilang pupuntahan. Pagsapit ng hapon noong mismong araw, narating na nga nila Lolo Ruben ang bundok ng Bagagining. Maigi nilang pinagmasdan noon ang buong paligid bago nila ito tuluyang pasukin. Sa pagpasok nila sa paanan ng bundok, marami na silang nararamdamang kung ano-anong uri ng mga elemento sa buong lugar.
Dagdag pahirap din sa kanila noon ang napakasukal na daan na halos hindi madaanan ng isang tao. Wala na din sila noong daladalang kalabaw dahil sa masyadong matarik ang lugar. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong kalupaan, mas lalo pang nahirapan noon si Lolo Ruben dahil sa mga tanim na bagat sa buong paligid. Hindi naman sila nito nagagawang iligaw sa kadahilanang nagagawa nila itong makontra ng kanilang mga aral. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan patungong tuktok ng bundok, napakarami na nilang nasilayang mga itim na engkanto na gumagala sa buong paligid. Pagdating nila sa tuktok ng bagagining, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Pilipo nang masipat niya ang isang lawang hindi gaanong kalakihan na naroon sa tuktok nito. Ilang ulit niya pa noong kinamot ang kanyang mga mata dahil nagbabaka sakali siyang namamalik mata lamang siya. Subalit, nang ilahad ni Lolo Ruben ang kanilang mga nakita, doon na pagtanto ni Pilipo na hindi siya napaglalaruan ng kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang nakasilay ng mga nilalang na dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. May parte sa bundok na yon na kusang naglalaho ang mga nakikita nilang demonyo nang sa hindi malamang dahilan. Kuya Ruben, paano po nagagawa ng mga yan ang maglaho sa ating mga paningin at pakiramdam? Gulat na tanong ni Pilipo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Pilipo, ang sabulag na gawa ng salamangkero. Sa pagkakaalam ko, lahat ng nasa ilalim ng kanyang pamamahala, binigyan niya ng sabulag na siyang nagkukubli ng kanilang mga tirahan. Paliwanag naman ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagtayo upang tumungo sa lugar na pinagtataguan ng mga demonyo. Nagsilitawa na din noon ang lahat ng mga kasangga ni Lolo Ruben upang paghandaan ang nalalapit na digmaan. Tayo na, Pilipo. Sumunod ka lang sa akin. Walang masamang mangyayari sa iyo. Wika ni Lolo Ruben habang naglalakad papalapit sa pugad ng mga demonyo. Nang marinig naman ni Pilipo ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang natunugan ng mga nilalang dahil sa lantara nilang paglalakad sa patag na lugar. Segundo lamang noon ang lumipas, nang tuluyang magsilabasan ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa buong paligid. Pagsilay ni Lolo Ruben sa mga ito, doon niya napagtanto na binubuo ang pugad na yon ng iba't ibang uri ng mga demonyo. Marami din doong lahi ng mga aswang ang kanyang nasilayan na halos hindi magkakadugo. Maya-maya pa, bigla namang tumigil sa paglalakad si Lolo Ruben nang masipat niya ang isang matandang lalaki na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Meron itong dalang tungkod na kulay itim na may hindi kaaya-ayang amoy. Ruben, hindi ba? Kilala ka na namin. Matagal na. Maaari ko bang malaman kung bakit ka napatungo sa lugar na ito? Masyado naman atang mataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili na maglakad dito ng disoras na walang kasamang hukbo ng mga antingero. Pang-iinsulto ng matanda. Nang marinig ito ni Lolo Ruben, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sabulag na ibinalot sa kanyang pangkat. Pagsilay ng mga demonyo sa kasangga ni Lolo Ruben, halos bakas na bakas sa pagmumuka ng mga ito ang labis na pagkagulat. Maging si Pilipo noon, hindi makapaniwalang nagtataglay ng ganoong aral ang taong patuloy niyang tinitingala. Dahil sa mga kaganapan, mas lalo pa noong naging panatag ang kanyang sarili
na walang mangyayaring masama sa kanilang misyon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nagsiangil ang lahat ng aswang sa buong paligid at kasabay nito ang pagkuha naman ng iilang mga kapre ng kanilang mga sandata. May mga babae ding demonyong naroon sa lugar na yon na maaaring nagtataglay din ng isang natatanging abilidad na hindi pa nagagawang masilayan nila Pilipo. Matapos makapaghanda ng mga ito, mabilisan namang iniutos ng kanilang pinuno na palibutan ang pangkat nila Lolo Ruben. Pagsilay ng Benim sa ginawa ng mga ito, agad naman yung sumugod ng walang pagdadalawang isip. Ruben, nakidigma na ang Benim. Magbigay ka na ng hudyat para umpisahan ang digmaang ito. Wika ng maharlikang engkanto pagramdam nitong sumugod na ang kasangga ni Pilipo. Nang marinig naman ni Haring Rufus ang sinabi nito, agad naman itong sumingit ng, "Oo nga Ben, ibigay mo na ang hudyat. Digmaan din naman ang ipinunta natin sa lugar na ito, hindi ba?" Matapos itong marinig ni Lolo Ruben, wala na siyang nagawa kung hindi ang bunuti ng kanyang punyal at mabilisang sumugod sa kinaroroonan ng mga nilalang. Kahit hindi noon mabilang ang lahat ng mga demonyong kanilang kalaban, wala sa kanilang mga isipan ang katagang umatras. Nang masipat naman ni Pilipo ang pagsugod ni Lolo Ruben at ng mga kasama nito, dali-dali naman niyang tinawag ang karit ng sinukuan upang mapaghandaan ang pagsugod ng napakaraming nilalang. Kumuha na din siya noon ng mga anino ng puno nang sa gayoy magawa niyang maparalisa ang mga demonyong aaligid sa kanya. Sa pag-umpisa ng digmaan, agad namang nakapas lang si Lolo Ruben ng dalawang aswang. Si Haring Rufus naman at ang berdugo. Walang habas na sinuwag ang lahat ng demonyong humarang sa kanilang dinaraanan. Ang maharlikang engkanto naman at ang mga kawal nito, walang patid sa pagbabato ng kanilang mga sibat sa mga demonyong lumilipad sa kalangitan. Si Pilipo naman noon, halos ubusin na ang kanyang buong lakas sa pamamagitan ng pagpaparalisa ng lahat ng mga demonyong lumalapit sa kanya. May mga makabago din siya noong abilidad na ipinamalas kagaya ng pagpasuko sa mga kaluluwa ng mga demonyo. Ngunit, dahil sa lakas na ganoong kakayahan, kung kaya't limitado lamang ang paggamit niya sa aral na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na ngang nakakaramdam ng pagod itong si Pilipo. Pagsilay niya sa isang engkantong itim na susunggab sa kanyang kinaroroonan, mabilisan niya itong sinalubong at walang pagdadalawang isip na hawakan ng kanyang kaliwang kamay ang ulo nito. Pagkahawak na pagkahawak doon ni Pilipo, agad naman niya yung ibinalibag sa lupa at kasabay nito ang pagtarak niya ng kanyang karit ng sinukuan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, tila ba mas lalo niya pang nakuha ang atensyon ng iilang mga demonyong hindi gaanong kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Bagaman nang hihina na noon si Pilipo, patuloy pa rin niyang tinatataga ng kanyang sarili, gawa ng alam niyang walang ibang makakatulong doon sa kanya kung hindi ang kanyang mismong abilidad. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasilayan ang isang babae na merong napakahabang buhok na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nasa likod nito ang apat na aswang na parabang naghahanap lamang ng pagkakataon para sumukod. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nga nagawang mapigilan ni Pilipo ang kanyang sarili. Sa pagsugod niya sa mga demonyo, panay naman ang ginagawa niyang pagpapalipad hangin nang sa gayoy magkaroon siya ng proteksyon laban sa mga nilalang na hindi niya nararamdaman. Pagtalo noon ni Pilipo,
Agad naman niyang hinampas ang babaeng Diablo gamit-gamit ang karit ng sinukuan. Subalit bago pa man ito makalapit sa nilalang, laking gulat na lamang ni Pilipo nang maramdaman niya ang kanyang pagtigil sa ere. Mukhang hindi mo yata alam ang ginagawa mo, Antingero. Wika ng babaeng Diablo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig ni Pilipo sa napakakapal na mga buhok nito na pumapalupot sa kanyang buong katawan. Habang patuloy siya noong humihinga, ramdam na ramdam niya ang paghigpit ng bawat hibla ng buhok na nakakapit sa kanya. Halos hindi niya din maialis sa kanyang katawan ng mga ito kahit anong gawin niyang pagpupumiglas. Maya-maya pa, bigla namang tumigil sa paggalaw si Pilipo dahil sa mga tinig na kanyang naririnig. Pinunong Pilipo, sabihin niyo lamang at wawakasan ko na ang buhay ng mga demonyong ito. Wika ni Benim habang nakaantabay di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig naman ito ni Pilipo, napangiti lang naman siya habang sumasagot ng, "Wala akong karapatang magpatawag sa iyo ng pinuno. Kung ako mismo, isang mahinang nilalang. Magtiwala ka, Benim. Hindi pa itong mga Diablong papatay sa akin." Kasabay ng pagwika ni Pilipo ay siya namang pag-apoy ng mahahabang buhok ng Diablo na patuloy na pumupulupot sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan na nga siyang nakawala sa pagkakagapos ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod upang hatawin ng walang pag-aalinlangan ang kanyang mga kalaban. Paglagpas niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad namang nagsibagsakan ang mga katawan ng Diablo na wala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang hinanap ni Pilipo ang lugar na kinaroroonan ni Lolo Ruben. Pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong hinaharap ang lahat ng mga matataas na uri ng mga elemento sa pugad na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa ginagawa nito, doon niya nakita ang iilang mga kamay ng kasangga nito na patuloy na sumasalag sa bawat pag-atake ng mga Diablo. Ang labis na ikinagulat noon ni Pilipo, wala siyang nararamdamang kahit na anong presensya ng ibang nilalang maliban sa tangan ng mga engkantong ipinakilala ni Lolo Ruben. Kung hindi siya noon nagkakamali, meron pang isang kasangga si Lolo Ruben na kusang pumoprotekta sa kanya sa oras ng panganib. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban nito, kitang-kita ni Pilipo ang paisa-isang pagsibagsakan ng mga elemento. Maging ang pinuno ng pugad na yon ay walang panama kay Lolo Ruben na parabang pinaglalaroan niya lamang ang mga ito. Maya-maya pa, bigla namang napatitig si Pilipo sa dakong parte ng pugad ng mga demonyo dahil sa kakaibang tunog na kanyang naririnig sa ilalim ng lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang makasilay siya ng isang dambuhala na merong isang mata. May daladalang pamalo ang nilalang na yon na merong nakasabit na mga kalansay ng tao. Nang masipat naman siya nito, mabilisan naman itong sumugod papalapit sa kanyang kinatatayuan. Kahit alam ni Pilipo na masyadong mapanganib para sa kanya ang laki nito, pinilit niya pa rin kaharapin ang nilalang para naman kahit papaano magawa niyang maprotektahan ang iilan niyang mga kasama, lalong-lalo na si Lolo Ruben. Ngunit bigla namang naantala noon si Pilipo sa kanyang pagtatakbo nang marinig niya ang pagsugod ni Haring Rufus papalapit sa demonyo. Di pa man yun gaanong nakakalapit sa kanya, agad naman itong bumagsak sa lupa dahil sa pagsuwag ng hari ng baylan. Nang akmang tatayo pa ang demonyo sa kanyang kinalagpakan,
Walang habas naman itong pinagsasasapak ni Haring Rufus gamit-gamit ang kanyang nagliliyab na mga kamay. Wala nang nagawa noon ang demonyo kung hindi ang harapin ang kanyang pagkatalo. Minuto lang naman noon ang lumipas nang tuluyan ang kumawala sa katawan nito ang kanyang kaluluwa. Mabilisan din namang naagnas ang katawan ng demonyo matapos itong patayin ng hari. Nang mapagtanto ni Haring Rufus na nakaupo na siya sa abo, agad naman itong tumayo at lumapit kay Pilipo. Ginoong Pilipo, kapag ang demonyo ay mas malaki ng hindi hamak sa'yo, huwag mo itong harapin. Tandaan mo, naririto kami at handang umantabay at tumulong sa kahit na sino man sa inyong nangangailangan. Huwag kang magpakabayani dahil hindi mo yan mapapakinabangan kapag ikaw ay patay na. Wika ni Haring Rufus paglapit nito kay Pilipo. Nang marinig naman ni Pilipo ang bagay na yon, tumangulang naman ito habang dali-daling binabagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ni Lolo Ruben. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagwakas ang digmaan dahil sa pagkapas lang ng kanilang pangkat sa pinuno ng mga demonyo. Nang masipat nilang nagsipulasa na ang iilang mga aswang sa paligid, hindi na nila ito pinag-aksayahan ng oras para habulin. Ang ginawa naman noon nila Lolo Ruben ay ang suyudin ng pugad ng mga ito upang makuha ang mga mahalagang bagay na itinago ng mga demonyo. Maaari kasing naroon ang kasagutan sa kanilang mga katanungan ukol sa kasalukuyang kapangyarihan ng salamangkero. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagtungo naman ng kanilang grupo sa susunod na pugad ng mga demonyo. Okay, grabe, sobrang lakas ng grupo ni Lolo Ruben. Mantakin nyo naman, dinaanan lang eh, di ba? Parang ilang minuto lang yung lumipas, tas ubus lahat eh. Kasi tingnan nyo naman, kasama lahat ng kasangganyang matitindi, di ba? Di pa nga nababanggit yung cherub eh, pero napakatindi talaga ng kwento na to. Para hindi kayo mabitin, sunod kagad natin yung 17 tsaka 18. Diretso na natin hanggang matapos. Yun lang. Salamat.